showbiz fanatics, Alden Richard, Single No More. Ito po yung isa sa mga pinakaantay na lahat ng mga true-blooded Aldab Nation sa... At yan na ipag-uusapan natin. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ngayon, bago natin simulan ang ating mga updates, ay hayaan niyong pasalamatan ko po kayo dahil po sa mainit ninyong pagtanggap at pagsuporta kay Alden Richard at Maine Mendoza as well as sa ating channel. So dahil dyan, namili tayo ng ilan sa mga komento na talagang nakakataba po ng puso. Sabi ni Natsuki, pa-shoutout naman dapat, pa-shoutout naman. Shoutout po kay Miss Natsuki. Dapat kay Maine ay magpalit na ng manager kasi hindi siya kayang ipagtanggol. Alam mo, Miss Dareds, palagi ako nakasubaybay sa'yo. Salamat po na Ma'am Natsuki or Ma'am Shinatsuki for keep watching and supporting our channel. Clarissa, California, Christine Serrano ng USA, Alden Richards, Maine, M. Polkerson, walang iwanan forever. Nakatataks na sa aming puso si Tisoy. Maine, thanks Ma'am sa update. Alden, ingat ka, iho. Take care. Maine, always LW. Ayan. Thank you po Ma'am Christine, ang ating pong isa sa mga mamshies from USA, California. Si Ma'am Christine na lagi pong nakaantabay at nakasabaybay sa lahat ng ating mga updates patungkol kay Alden at kay Maine. Ma'am, salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta. Asahin niyo po na hanggang dulo ay magsasama-sama po tayo. And of course, we still have another comments from Miss or Ma'am She Edwina Ocampo. Matagal na dapat nagpakatotoo si Alden para di na lumala ang sitwasyon sa kanila ni Maine. Ang hirap lang kasi ngayon gamit na sila ni Maine kaya saka pa siya magpapakatotoo. True. Sana nga, 'di ba? Kung mas maaga, kaso nga lang may mga bagay kasi tayo or there are things to be better left unsaid. May mga bagay na hindi na talaga dapat sinasabi kasi gugulo lang eh. So, I'm not telling you na kapag sinabi ni Alden na gugulo ha, but Alden Richards is tinanggap niya na rin yung katotohanan na mas maganda talaga na privado yung kanilang personal na buhay. Tingnan niyo po ah, kailan po nagkaroon ng interview si Alden Richards in depth patungkol doon sa kanyang personal na buhay. Kung meron man siya ipapasok ng mga sagot patungkol doon is hindi po talaga hultos. Kumbaga nag-iiwan siya isipin sa mga manonood. Pero hindi niya talaga nagdi-disclose ng mga sikretong bagay. Ganun po kasi ang buhay sa showbiz. Sabi naman is Evelyn Morales, happy 82 months rin to Mr. Richard Mendoza and Mrs. Neko Maine Day Polkerson for life. More blessings. Thanks admin for the inpost. Walang iwanan, timbahay, kampante. Happy happy lang. Ingat and God bless. Thank you po sa ating mga timbahay na team kampante na lagi pong talagang sobrang kampante para po kay Alden Richards and Maine Mendoza. Sa mga nakikita ko pong mga nangyayari ngayon, mukhang malapit-lapit na po ang katotohanan. Malapit-lapit na po ang tamang panahon para kay Alden Richards and Maine Mendoza. Sapagkat unti-unti ah, dahil yung pag-uusapan natin ngayon ay isang senyales lang na unti-unti na nilang binubuksang muli ang libro ng mga Aldab. Napilit na isinasara ng mga sarsuela. So, salamat po Ma'am Evelyn Morales at happy 82 months sorry to Mr. Richard and Neko Maine Day Polkerson. Sabi naman ni Ma'am Lotus Key for the last comments, thanks sa update Miss Dareds, ang isang traits ni Alden na gustong-gusto ko ay ang kanyang faith sa ating Panginoong Diyos. Buhay na buhay ang faith niya kay Lord, hindi patay. Nabasa ko sa Bible Miss Dareds, faith without action is dead. True. Ina-apply ni Alden yung faith niya with action. Paano? Noong mag-sharing siya ng kay Cardinal Tagle sa isang youth gathering, sinabi niya kung paano siya tinulungan ng kanyang faith para hindi maligaw ng landas. Binanggit niya ngayon ni Alden ang Aldab. Sa lukuyan noong sikat na sikat ang Aldab. Hindi alam ni Alden kung paano niya hawakan ang mga blessing na dumarating sa buhay niya. Doon, pumasok ang faith niya kay Lord God. Palagi niya iniisip na ang blessing na dumarating o dumating sa buhay niya si God ang may gawa
tagapamahala o steward lamang siya. Kaya nakita natin na hindi lumaki ang ulo ni Alden. Ganon pa rin siya kabait at matulungin. God bless us all. Ayan. Isang bagay din talaga na talagang gusto ko kay Alden is godly man kasi siya eh. At talagang yung kanyang mga ginagawa, it always dun sa path na kung saan sinusunod niya kung ano talaga yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Tulad po ng sinabi ni Ma'am Lotus Key, very godly man kasi siya eh. So whatever the decision that he made, he always asked God first bago niya gawin yung decision na yun. Kaya naman, tingnan niyo naman, di ba? Talagang maganda po yung nagiging resulta because Alden Richard seek for the will and presence of God sa kanyang mga desisyon. Sana nga ay mapanindigan niya na kung ano man yung mga desisyon na ginagawa at preparasyong ginagawa niya para sa tamang panahon. Salamat po sa inyong mga komento. At salamat din po sa inyong mga feedbacks and comments. Asahan ko po na gusto ko pong marinig yung inyong mga point of view patungkol sa ating mga update kung meron mang kayo na isabihin or i-correct sa aking mga sinabi. So panoorin muna natin ito. Meron ka bang babaeng itinuturing na the one that got away? Yes. Artista ba to? Mm. Out now on Spotify. Yun, iyan lamang po, isa sa mga short, kumbaga isa sa mga short na clip na nakuha po natin sa podcast po ni Mr. Nelson Canlas with Mr. Alden Richards, kung saan ay natanong siya ng isang bagay na talagang ngayon lang natin narinig ha, kay Mr. Alden Richards. Sinagot niya po ng walang kagatol-gatol nang tinanong siya ni Mr. Nelson Canlas kung natagpuan niya na ba yung totga ng buhay niya. Pag sinabi pong totga, the one that got away, yung taong nagpatibok ng kanyang puso. Yun po yung ibig sabihin ng totga. So, sa kanya pong sagot, nakita po natin na talagang hindi or wala pong pag-aalinlangan sinabi ni Alden na natagpuan na niya ito. At sa ngayon ay inamin niya din, binigyan niya rin ng pangalan eh. Hindi niya man lang binigay ng talagang tahasang pangalan nito. But, ibinigay niya yung tinatawag na clue para po doon sa ano na to, dito po sa mga balita or dito sa podcast na narinig natin. So ito po ay nagsisignalize lang na talagang malapit-lapit na ang tamang panahon para kay Alden Richards. And I believe na hindi talaga ganito dapat tatakbo yung interview. Pero hindi talaga mapigilan ni Alden eh. Talagang lumalabas at lumalabas talaga yung totoo kasi si Alden po hindi po siya sinungaling. Kung dati po natatanggap niya na sabihin sa publiko that he was single. Pero this time, ginawa po niya. Kumbaga, is dinisclose niya na, tinapos niya na yung single-single niya. Wag naman po sana na ito ay mabahira ng kung ano, baka sabihin na naman po ng ibang mga bashers eh, kaya sinasabi ni Alden to, dahil gusto niya na supportahan nga yung kanyang programa. But I know and I believe in my heart na ano man yung lumalabas sa bibig ni Alden Richards, it is always comes from the heart. Because the Bible said, diba, whatever comes from your mouth, it always comes from your heart. So ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Comment down below. Thank you for watching.